So, welcome back ulit mga ka-tips ha. Tonyo Starks para sa isa namang edisyon itong ating karera tips and analysis. No? This is for April 16, ha? Sunday. Ha? Nag-iisa, walang kapupas-kupas, walang kaparis, no? Na Metro Turf, Malvar, Batangas. So, ang hirap din pala ng medyo advanced dumarating yung mga programa natin. No? Kasi inisa ang review ko to nung Biyernes. Biyernes pa yun din, inisa ang review ko. Basta nung dumating siya, ni-review ko na lahat hanggang Linggo. Kaya medyo baka hindi ko ma-remember kung bakit ko napili yung mga certain horses. So pagpasensyahan nyo na. Ang importante naman, inamarkahan naman ng tama. Ano? Di ko na lang siguro maaalala halos lahat kung bakit ko sila minarkahan. Pero hopefully, makuha nyo yung gist ng ating informasyon. Importante kasi dyan, yung kinukuha natin na expected time, no? At saka syempre yung mga giya natin mismo. Ha? So sana nakadali kayo ng maganda. No? Dahil since Sabado ko ito nire-record, yung karera ng Biyernes medyo dihado, no? May mga nasungkit sila Boss Baus. So congratulations ha? Sa dalubhasang Boraot team, no? Maganda yung kanilang naging giya. Kaya nga kayo, ini-encourage ko kayo talaga na to search, no, doon sa ibang mga vloggers. Meron silang mga ibang perspective. Hindi natin alam kung sino sa kanila may mga information. Ako, to be honest, wala akong inside information, no. Yung sa akin, basis sa statistics, basis sa numbers lang yan. At saka syempre, base dun sa kilates ko, kung gusto nilang, kung sa tingin ko, gusto nilang magpataas, magpababa ng grupo, no? So, always take it with a grain of sand, no? Kaya, bahala na po kayo kung paano nyo iti-take yan, ha? Pero ang importante, pumili lang kayo. At naniniwala naman ako, no, na hindi syempre natin ibubuhos yung budget natin lahat na ito sa karera, no? Kaya gusto ko, meron tayong mga pangdihado para pag nanalo, small capital, big dividend, no? Again, wag po kayo manggigigila, lalo na ngayon, no? Alam ko, kakasahod lang ng karamihan sa atin. At hinay-hinay lang, no? Mahirap po ang karera, lalo na nag-iisa ang karerahan. At alam niyo naman, pag nag-iisa, syempre nasa kanila yung control niya. Alright? Libang-libang lang, ha? Pag ayaw, ayaw talaga. Ganun talaga, bawi na lang sa susunod. Alright? So medyo mahaba na yung detalye. Kala ko, wala akong masyadong masasabi dahil medyo inaantok pa tayo at medyo puyat. Pero let's get it on. Simulan na natin. Daanan na natin ating mga usual portions. So ayan, no? Mabilis na mabilis lang. Para nga dun sa mga gusto lang mag-member ng ating channel, meron na po tayong membership dyan. Murang-mura lang naman po yan. 49 pesos lang in a month. So every month yan, 49 pesos. Ang highlight lang po niya, kagaya nga sinabi ko, kung ayaw nyo na pong dumingin sa YouTube, okay na kayo sa giya natin, isi-send ko na lang sa inyo yan via SMS. No need to watch the vlog. As soon as magawa natin yung vlog, as soon as magawa natin yung giya, isi-send ko yan sa inyo via SMS. Alright, kung ayaw nyo, walang problema, walang pilitan, wag po kayo magagalit. Alright, let's get it on. And of course, shoutouts, no? Outs. So, shoutout muna doon sa ating mga kahuntahan, ha? So, I really appreciate yung mga nag-iiwan ng comments yan, no? Good vibes lang tayo, wala po tayong personalan. Ano lang naman tayo dito, nagbibigay lang tayo ng impormasyon. So, kung ano yung impormasyon na maibigay ko, yun lang talaga yung nakakalap ko. Hindi naman tayo nagbibigay ng hindi natin talaga sigurado. Yun yung ating nakita, yun yung ating perspective at the time. So, sana makatulong sa inyo. Alright, kung hindi nyo naman nagustuhan, wala naman pong problema, no? Huwag po kayo magagalit. Alright, ang puso po ninyo. Alright. So, simulan na natin. Unang-una, syempre, shoutout sa aking mag-ina. No? Maraming salamat sa kanilang patuloy na support. Ha? At syempre, dito, sa mga tao na isa-shoutout natin, sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, mabuhay kayo. Maraming salamat. Alright, Armel Danca, maraming salamat. Laging nandiyan yung mga yan. No? Sila Fredo Pascua, Ronel Loyola, Junior Cabrera. Of course, yun nabanggit ko nga. No? Congratulations ulit sa Dalubhasang Burao team, Boss Paulo Crisostomo, Willie Rosales, no? Pedrito Macrohon, Valentin SE 6702, ha? Maraming salamat sa inyo. Napadaan kayo dito. At sa mga nagtatanong kung meron tayong paniguro, well, ang point of view ko diyan, naman pong kasiguruhan sa karera, no? Kahit may sinabi tayo ako niya, sinasabi nila Boss Pau, one for the day, ibig sabihin yung gusto nila talagang tayaan for that day, no? Tatayaan nila yung kahit anong mangyari. Pero not necessarily mean na panigurado yan, ha? Wala po tayong pandiin, sugal po ang karera. At kung napanood nyo yung interview ni Boss Pau kay Boss Datu, ano? Ang perang itinatayan nyo sa karera, automatic nasa patalo na yan. No? Pagka nanalo yan, is positive na lang yun. Kumbaga, it's a welcome na surprise, no? Na nanalo kayo. Dahil nga, as much as kahit naman ayaw natin, no? Pag naitaya mo na yan dyan, most likely naman patalo na talaga yan. Alright? So, huwag po nyo iisipin na pag itinaya nyo, may babalik agad. No? Hindi po yan ATM na pag may pinasok kayo, merong lalabas. Ha? Kaya huwag po tayong magagalit. Alright, pag natalo, ganun talaga. No? Mabuti na yan, bawi na lang ulit. Eto, meron pa ulit. Ha? Kanila Ray Anzarate, maraming salamat. Huli to, Irene, nabanggit ko na pala yan. Ano?
kanila. Early success. Ayan, maraming maraming salamat sa mga taga-Tanyong OTB sa Malabon, ha? God bless sa inyo dyan. At Rodel Cipres, 9620, maraming maraming salamat sa iyo. Kay Yoy, of course, George Abaw, ha? Sino pa bang mga nakalimutan natin? Wilfredo Aguilar, 6518. Of course, si Armel, lagi naman natin binabati yan. No? Dragon Rider, 2002. Maraming maraming salamat sa mga bumati sa aking may bahay. No? Maraming maraming salamat sa inyo. Si Gab Ferreras, lagi din nandyan yan. Gilbert Duma, 6-5. Ha? Sana swertihin tayo. At wala na. Ha? Yun lang po. Mga. Again, kung napadaan kayo dito, tinapos yung mga shoutout natin. Pero hindi ko pa kayo subscriber. Please, hit the like, subscribe, and the notification bell. Malaking tulong yan sa akin. And syempre, kung gusto nyo magabag dun sa ating vlog na ano, mag-member po kayo. Please join. Kung ayaw nyo naman, ayos lang. Ganun talaga. At mabilis na mabilis lang, let's support local business muli, Flavor Green. Sa mga mahilig sa milk tea, may coffee rin, no? May Food Panda and may Grab Food. Kung ayaw nyo pumunta, magpa-deliver na lang kayo. Mainit, ano? Let's support local business. Alright. Sunday Racing, meron po tayong 10 karera, no? At kagaya nung baka mamaya maulit yung parang Friday, no? Meron tayong mga surprise. Pero ganun talaga, sana tama yung anticipation natin kasi yun yung mga possible surprises. At sana mahuli natin, no? Makadihado tayo ng maganda. Alright, so race number 1, this is a 3-year-old above maiden race, ha? At tingin ko 127, no? Magkakatalo tong karera na ito. Pampremera ko dito yung 5 na si Cluster, no? May nakita tayong possible 127 in change niyan. So siya ang pampremera natin. Panigundo ko yung Petron, no? Hindi masyado maganda yung tinakbo nito nung nakaraan, kulang sa gasolina eh. Pero alam ko meron talaga to, possible 127. So hindi lang natin alam kung anong problema nung kabayo. Pero hopefully dito baka maganda na yung chance niya. May panel sero tayo, no? Baka madihado pa yung 8. Mount Pia Payungan. Ha? Nakita natin yung hindi ko alam kung barrier yung nakita ko rito. Tingnan ko nga. Ayun, may 114 sa 1,200 meters, no? So pagka tinranslate niyo sa 1,400, around 128-127, possible 126 depende sa kondisyon niya ng kabayo, ha. Saka depende kung gano'n nakapigil yun, no? Doon sa barrier trial niya. So yan ang mga tingin natin na pwedeng manalo sa race number 1. Alo. Naghang na naman. Alright, sa race number 1, quick recap. 5, Cluster, 1, Petron, at 8, Mount Pia, Payungan. Alright. Race number 2 na tayo, no? Itong race number 2, 16-21 split. Pero ang ganda ng prueba ng mga nandito kasi nga, nakababa yung mga nasa itaas, ano? So tingin ko, 126, ha? Magkakatalo tong karera na to. Pamprimera ko dito, although mabigat, no? Yung dala, 7, Monument, no? Mas krusunada ko siya kasi maganda talaga yung tinatakbo. Tapos Derimate. Kung Derimate naman, tingin ko wala naman masyadong problema doon sa timbang, no? Pamprimera ko yan. Panigunto ko yung galing sa panalo, 12, na si Jubilum, no? Pareho pong kay Mr. Abir, no? Hindi ko lang sure kung bakit nandiyan. Pero syempre, hindi ko alam kung kalakarap ko pa paano yung pag-reason ito. Pero tingin ko pareho kay Mr. Abir to, eh. Kaya panigunto ko yung 12, na si Jubilum, no? Tapos panera zero ko yung G's na si Space Jam. Ha? Baka madihado pa rito. Dating may 126 to. Or at least 125 in change. So dito, kung sa 126 tingin ko pwede pa. Pwede pang manalo. Meron tayong mga nakitang mga tingin ko pwede pang, you know, makadihado rito. Babanggitin ko na lang. Pero ang tingin ko talaga, nando syempre sa tatlo. No? So sa mga gusto lang madagdagan yung puro, gusto maisama sa winner take all, nandiyan yung sa is na si Queen Louise. Dating may 126 siya kung nakakalimutan nyo. Baka nakalimutan nyo lang. 8 Boss Mario, dating may 126 din. At saka yung 13, Money for Celtics, dating may 126 yan. So yan yung mga tingin natin na may maganda yung chance. Ha? Pero again, ang din natin nandito, no, sa 7 na si Monument, 12 yung Jubilum, at G's is Space Jam. Race number 3, ito yung may papremyo dito, no, sa Sunday Racing natin. 1,600 meters, tingin ko sa 139 eh. 139 ulit magkakatalo tong karera na to. So syempre, pampremera natin yung galing sa panalong G's, no, na si Jaguar. Ha? At kung 139, tingin ko close naman yun, no, 139, 140. Ha? So pag umabot sa 140, 140 and change, pwede na may sumilat. Kaya ang panigundo ko rito yung 3 na si La Tropez. Ha? Nakita ko lang, no, base dun sa prueba. Tsaka syempre, plus minus lang naman yan. Tingin ko kaya niyang silatin. Ha? Ito kung si Jaguar. Tapos may pandihado tayo rito, no? Yung 1, Going East.
Kursunada ko lang ha, dahil nakita ko yung huling takbo, tapos syempre plus minus tayo, equals, pwede, pwedeng panila. Alright, so yan yung mga tingin kong pwedeng manalo sa race number 3. G's Jaguar, 3 La Tropea at 1 Going East. Race number 4, 6-10 split, anybody's race, no? 6-10, syempre yung group 5 na mga tatasampa. So, anybody's race yung mga yan, ha? So, kung meron kayong Corsonada, walang problema, isama nyo. Lalo na kung namumuro kayo, no? Lagi mo kayong mamumuro sa isa, tapos pag natalo, magagalit kayo, ha? Hindi po magandang ugali. No? Kasalanan nyo naman yun, isa lang pinili nyo. Kaya nga, dinibigyan ko kayo ng choices para marunong kayo makapili kayo ng maganda, no? And hopefully, syempre, again, tapat-tapat lang po, Marilla. Hopefully, matapat po sa inyo, no? At tingin ko sa 128, magkakatalo tong race number 4. Ang primera ko dito yung 13, na si Raffi's Point. No? Alam ko nung nanalo to, 1.27. No? So kung 1.28 lang, pwede naman. No? Baka lang mulit. At panigundo ko dito yung G's, na si Static. Isa to sa mga nakita ko may possible 128. At maganda kung madihado pa, di ba? Pangdihado ko rito yung isa pa, 7. King Wash Tipid, ha? So medyo marami tayong dihadong nasilip dito and hopefully matapat, no? At ayun again, kung hindi nyo kursunada, huwag nyo isama, no? Dagdag bawas lang tayo, pero mas kursunada ko talaga itong mga to and hopefully manalo, no? Kasi naumay na ako kaya, walking on sunshine, ayaw manalo. So hindi natin alam kung mananalo dito, pero malalyamado naman yan. So nasa inyo na yan kung gusto nyo isama, ha? Pero ako nandito sa 13, Raffi's Point, G's na si Static, at 7, King Wash Tipid, ha? Alright, race number 5 na tayo, no? 1,400 meters, 11.15 split. Tingin natin sa 127, ha? Magkakatalo tong karera na to. Numero 9, since when? Yan ang pamprimera natin dyan, no? Veteran campaigner naman ito. At sa totoo lang, mataas na grupo talaga pinanggalingan ito. Parang 22, 27, if not higher pa, no? Kaya lang, nagkakaedad na rin yung kabayo. So, syempre, nagde-decline yung performance. Pero meron pa yan para sa akin, pamprimera ko yan. Panigundo ko yung sa East, one of a kind, couple entry ni Magical Cat. Ang alam ko kay Mr. Javier ito, no? So tingnan natin, baka makaisa pa ulit. Marami-rami naman siyang mga tatakbo. Panalsero ko yung 3 na si Gentle Giant. Na, alam ko, nadala na ng maganda ni Ardona to. So tingnan natin kung makaulit pa. Alright. So sa race number 5, tatlo tayo. 9 since when? Sa East, one of a kind, the 3, Gentle Giant. Race number 6, interesting, no? Kasi mga bago yung mga kabayan na nandito. So, tingnan natin kung sino sa kanila yung mag-emerge victorious, ha? Tingin ko 126. Magkakatalo tong karera na to. At pampimera ko dito yung 5 na si Uticus, no? May tulid tong kabayo na to. At hindi natin alam kung siya na mismo yung magdadala ng bandera. Pero nandiyan din naman kasi si King Hans, no? Na pwede magdala ng bandera. Panigundo ko yung 1, Gene Genie. Giant killer yan, eh. Medyo paganda yung tiyatak mo nito pag mas dihado, no? Sa di natin malamang kadahilanan. Tapos may pandihado pa tayong isa. Ewan ko, madidihado to rito yung 2 na si Work From Home. Parang sinubukan na nung nakaraan. Tingnan nga natin. Asa na yan? Yung pangatlo, sumunod kay Uticus, no? So baka makaabot, no? Baka nabitin lang nung nakaraan, ha? So sa race number 6, etong tatlo tayo, 5. Uticus, 1. Gene Genie at 2. Work From Home. Race 7, another 11.15 split, no? Possible 126 naman dito. Mas magaganda yung pruweba ng mga nandito. Panimpremera natin 2, Sundance, no? Ang alam ko na nagaling sa panalo to, kung di tayo nagkakamali, 1.26, no? So, tingnan natin kung uulit pa. Panigundo ko, yung 6, ayun na nga, yung dihadong nanalo, no? Yung binanggit ko nung nakaraan, namaskar tayo, tama sana ng winner take all, namaskar tayo, sayang, no? Pero ganun talaga, alam ko galing sa panalo to. Dehadong nanalo, may 1.26 din. Ang tanong lang kung uulit, pero panigundo natin yan. Tapos pandehado ko rito yung 9, auspicious. Ang alam ko, siya yung nagdala ng bandera nung nakaraan, eh. So ang tanong lang kung gusto niya bumandera ulit or isunod, tingnan natin kung anong diskarte ang mas maganda. At syempre kung makatapos, pero pandehado ko yun siya. So sa race number 7, tatlo tayo, 2, Sundance sa East Namaskar, 9, auspicious. Race number 8, ito, group 5, no? Wala nang ibababa, nandito na sila sa row 4. At tingin ko sa 1.29, no? Lagi naman natin ipipeg sa 1.29 yan. Unless sobrang pangit talaga ng salida nila lahat, sa 1.30 magkakatalo yan. Wala pa naman akong nakita ng 1.31, no? So far na nanalo, na dumating dito. So hopefully, huwag tayong dumating doon, ano? Pampremera natin sa East na si Kenyo Gibb. Naku po, paano ka umabot dyan, di ba? Si Kenyo Gibb. Pampremera natin yan, di na natin siguro kailangan i-spellingin bakit siya yung pampremera natin. Kasi maganda talaga ang prueba nito before, no?
But then again, para umabot ka dyan, wala kang pinanalo. No? Panigundo natin kwatrong pendant. No? And again, ba't umabot si pendant dyan? Di natin malaman. Tingin ko nga, baka sa 1.28 pa pala, magkatalo itong mga to. Tingnan natin, no? Mamaya pag nilabas yung kanilang mga takbo. No? Tapos, panersero natin dito yung unong Sky Plus. Alam ko itong magdadala ng bandera dito, hindi lang natin alam kung babakbakan nila Signature Move tsaka nila Marquis Angel, no? Tsaka hindi ko rin nung napanood ko ito si Sky Plus, parang hindi na masyadong nakakabandera ng mahaba eh. Pero tingnan natin, no? Malay natin, maraming pwedeng manalo ha dito, lalo na dito sa Group 5 na ito, no? Banggitin na rin natin, syempre yung Signature Move, pag ayaw bumandera ni Sky Plus, baka kasi pwede na si Signature Move. 8, Let It Shine, no? Isa yan sa mga may 128. Rise Up, pandihado ulit. Maraming dihado rito. Tsaka of course, yung Ace Up. No? Depende sa conforme. Alright, tingnan lang natin. Pero mabigat yung laban ni Ace Up dito. Kaya nga itong tatlo. Nandito sa tatlong ito ang ating diin. Sa East Can You Give, 4 Pendant at 1 Sky Plus. Penultimate race, race number 9. No? Hindi kasha dun sa isa. Hinati pa, meron pa ulit. Isa pa. No? Group 5, split po ulit. Ang primera natin dito 9 Chesapeake Bay, no? Galing sa 16, nakababa na rin siya diyan. So kaya niya 'yan, 129 din naman natin ipepeg 'yan. Panigundo natin 8 Pollock Island. Bumaba rin niya ng laban, no? Galing 16. So syempre, sa kanila tayo, no? 9-8. Panersero, pandihado natin dito yung 7 na si Ranyu Miran. Inaantay ko manalo ito eh. No? Lahat naman 'yan at some point mananalo, pero tingin ko baka lang naman, no? Matapat kay Ranyu Miran. All right. So, sa race number 9, Chesapeake Bay, 8, Pollock Island at 7, Run Yumi Run. Etong race number 10, tingin ko sa 125 magkakatalo. Tingin ko lamang, no, yung numero G's na si Enigmatic Lin din, no? So, kung maghahanap kayo ng pambawi, tingin ko dito pwede, no? Wala pong kasiguruhan yan, pero kung may 1 for the day tayo, etong G's, no, na si Enigmatic Lin din. Pamprimera natin yan. Tapos ang ilalagay ko na panigundo panirasero, tingin ko pang forecast, pang trifecta, pwede na, no? So yung panigundo, yung 8 Melania, no? Maganda panalo nito, nanggagaling nga lang sa likod. At ang alam ko, si Jay Bernandez na sinagpapanalo dito, no? So panigundo natin yan pang forecast, tsaka trifecta, tapos yung 3 na si Sonic Clay, no? Para maganda yung ibigay sa dividendo, hopefully, no? Hopefully, maganda ibigay sa dividendo. Alright? So race number 10, final race, geez. Enigmatic Linden, 8 Melania, 3 Sonic Clay. So yan ang mga giyan natin, April 16, 2023. Sa nag-iisa, walang kapalis, walang kakupas-kupas, walang katulad na Metro Turf, Malvar, Batangas. Kung umabot ka rito, maraming salamat. Sana nakuha mo yung impormasyon na kailangan mo. No? Again, guide lang naman ito, giya, pagpipilian, kung whatever you wanna call it. Yan lang po ay ating mga nakubuhan, no? Habang na nagre-research tayo. It takes time, ha? Pero sana, tama yung naibigay nating giya. No? So, again, kung hindi nyo pa nagagawa, please hit the like, subscribe, and the notification bell. Kung may extra 49 pesos kayo, mag-member kayo sa ating YouTube channel. Kung wala, ayos lang, no? You'll get the same naman dito. No? Nandito naman yung ating giya palagi sa YouTube. Alright, so hanggang dito na lang muna. Good luck, and again, tapat-tapat lang yan, ha? Kalma, kalma. Alright, Tonyo Starks, paalam. If you like this video, hit like, subscribe, and hit the notification bell. Thank you.